Pilipino na! Matuto at magsaya! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral ng grade 9. Ako si Teacher Donna, ang inyong guro sa Pilipino. Handa na ba kayo sa ating muling paglalakbay? Alam kong sabik na kayo sa ating muling paglalakbay. Matapos na natin napuntahan ang bansang Singapore, kamakailan na ay galing naman tayo sa Indonesia na kung saan nakita natin ang makulay na kultura nila doon at napahingan din natin ang isang halimbawa ng sinaysay na mula sa Indonesia na pinamagatang Stella Sihanoukville. Ito ay patungkol sa liham ng isang prinsesang taga-Javanese. Pinalakay din natin ang isang genre ng panitikan. Ito ang saraysay. Ngayong araw mula Indonesia ay bumalik muna tayo sa sarili nating bansa, ang bansang Pilipinas. Halina't ating suriin ang dula mula sa Pilipinas. Pero bago yun, ano nga ba ang dula? Ang dula ay isang uri ng panitikan na hati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin itong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Palagay ko'y handang-handa na kayo sa ating bagong aralin. Marahil nabasa na ninyo sa inyong self-learning module ang dulang Tio Simon. Akin na lamang itong ibubuod upang mas lalo pa ninyong maunawaan. Ngunit bago iyan, atin munang bigyang kahulugan ang mga sumusunod na salita sa pamamagitan ng pagsagot ng mga gawain. Para sa paglinang ng talasalitaan, aayusin natin ang mga ginulong titik na nasa loob ng kahon upang mabuo ang kahulugan ng salitang sinalungguhitan sa loob ng pahayag. Para sa unang bilang, malapit na ang araw ng pangilin. Ano kaya ang mga titik na ginulo sa loob ng kahon upang mabuo natin ang kahulugan? Magaling! Ang sagot ay panalangin. Ang pangilin ay tumutukoy sa panalangin o araw ng pagsamba. Ikalawang bilang, sumakabilang buhay na si Mang Jose dahil sa COVID-19. Ano kaya ang kahulugan ng pahayag na ito? Tumpak! Ang tamang sagot ay namatay. Ikatlong bilang, naulinigan kong tila may kumakatok sa pinto. Ang kahulugan nito ay narinig. Ikaapat na bilang, mataos ang aming pagmamahalan. Ang salitang ating bibigyang kahulugan ay mataos. Mahusay, ang tamang sagot ay matibay. Ikalimang bilang, kailangan ng mga tao ang matibay na pananalig sa Diyos. Bigyang kahulugan natin ang salitang pananalig. Ang tamang sagot ay pananampalataya. Ayan, maaari na tayong magsimulang basahin ang dulang Tio Simon ni NPS to review. Halina't simulan na natin. Tauhan sa dulang Tio Simon. Una, ang ina. Isang reliyosang tao, siya ang ina ni Boy. Pangalawa, si Tio Simon. Siya ang tiyuhin ni Boy. Nasa katanghalian na ang edad, siya ay may kapansanan sa isa niyang paa. Mayroon din siyang paniniwala na hindi maunawaan ng kanyang hipag. Ang pangatlo ay si Boy, isang 17 gulang na bata at siya ang pamangkin ni Tio Simon. Ang oras, umaga. Halos hindi pa sumisikat ang araw. Ang tagpo, sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tokador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, tuniko, suklay at iba pang mga gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tokador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng berheng na halabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay may katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kaliwasaan. Sa tingin ko'y handang-handa na kayo sa ating dulang babasahin. Ating simulan ng basahin ang buod ng dulang Tio Simon na NPS to review. Unang tagpo. Sa kwento ay niyaya ng ina ang kanyang anak na si Boy na magsimba sa simbahan. Ngunit ayaw ng bata sapagkat gusto lamang niyang maiwan sa kanyang Tio Simon at iyon ay kinagalit ng kanyang ina.
Sa ikalawang tagpo, lumapit si Simon sa kanyang pamangkin at kinumbinse ang kanyang pamangkin na magsimba at siya din ay sasamang magsimba. Ito ay kinagulat ng ina ni Boy. Nagmadaling nagbihis ang ina ni Boy. Napaluha ang ina ni Boy dahil sa narinig sa tiyuhi ni Boy. Sa ikatlong tagpo, nag-usap ang magtiyuhin sa sofa at kanyang iniinda ang nangangawit at mahina niyang katawan. At nagtanong si Boy sa kanyang tiyo kung ano ang dahilan ng kanyang pagkapilay. Dahil sinabi ng ina ni Boy na parusa iyon sa kanyang tiyo kaya siya ay napilay. Pinaliwanag ni Simon sa kanyang pamangkin ang nangyari na mahirap ipaliwanag at kanyang sinabi na malaki ang pananalig niya sa Diyos. Ngunit dumating ang panahon na totoong siya ay nawala ng pananalig sa Diyos dahil sa kanyang angking kapansanan. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Siya ay naging bugnutin at magagalitin. Ngunit sa huli, natauhan si Simon at nagbalik loob sa Diyos dahil sa nakita niyang bata na nasagasaan ng sasakyan. Sa kabila ng pangyayaring kamatayan ay may ngiti pa din sa labi ng bata. Naging aral sa kanya na maging sa kalungkutan o kamatayan ay dapat manatili ang pananampalataya sa Diyos. Maswerte siya at siya ay may buhay na kaloob sa kanya ng Diyos kahit siya ay may kapansanan. Natapos na nating mabasa ang buod ng dulang Tiyo Simon. Ngayon naman, ating sagutan ang mga tanong. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ano ang malaking impluwensya ng pangunahing tauhan kay Boy? Tama! Ang hindi pagsisimba. Ayaw sumama ni Boy sa kanyang ina dahil mas gusto niyang makipagkwentuhan kay Tiyo Simon. Pangalawa, bakit naisipan ni Tiyo Simon na sumama sa mag-ina sa simbahan? Tumpak! Maaring nagsimba si Tiyo Simon para sumama si Boy, pero kung ating iisipin, nakita natin sa kwento na napagnilayan ni Tiyo Simon na bumalik na sa pananampalataya. Anong damdamin ang namayani sa hipag ni Tiyo Simon sa pagbabalik loob niya sa Diyos? Kung ikaw ang hipag ni Tiyo Simon, ganun din ba ang iyong mararamdaman? Naramdaman ng ina ni Boy ang pagkagulat dahil babago niya itong makitang magsimba. Marahil kung ako ang ina ni Boy, ganun din ang aking mararamdaman. Natapos na nating nasuri ang dula. Ngayon, gusto kong maglahat ka ng sarili mong opinyon patungkol sa dulang Tiyo Simon. Ngunit, bago mo sagutan ang gawain, akin munang tatalakayin ang tungkol sa ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan at opinyon. Makakatulong ito sa iyong pagsagot. Ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan at opinyon ay mahalagang kasanayan sa pagsasalita o pagsulat, ang paggamit ng mga wastong pahayag na nagpapakita ng katotohanan o opinyon. Ang mga sumusunod ay mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan. Halimbawa, ayon sa mga pag-aaral, alinsunod sa tuntunin, gaya ng ipinapakita ng mga datos, ipinapakita ng panaliksik na at batay sa. Ang mga ito ay halimbawa ng mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Maaari din tayong gumamit ng mga pang-ukol, katulad ng ayon kay, hingil sa, ukol sa. Ang mga ekspresyong nagpapahayag ng opinyon. Halimbawa, sa aking palagay, sa sarili kong pananaw, para sa akin, naniniwala ako sa tingin ko. Ito ay mga halimbawa ng mga ekspresyong nagpapahayag ng opinyon. Lagi nating tatandaan na ang isang pahayag ay katotohanan kung ito ay may suportang datos, pag-aaral, pananaliksik at suportang impormasyong na patunayang tama o mabisa para sa lahat. At ang mga opinyong pahayag naman ay ang mga pahayag na ginagamit sa pagsasabi ng mga bagay na walang katiyakan o walang sapat na basehan, karaniwang hindi suportado ng datos o mga siyentipikong basehan. Halimbawa, batay sa datos ng DOH, patuloy na dumadami ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa.
Alam ko ang handang-handa ka nang sagutan ang iyong mga gawain. Maaari mo nang simulan ang pagsagot ng mga gawain sa iyong self-learning module. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan sa video lesson na ito. Hanggang sa susunod na ating talakayan.